1996, then-President Fidel V. Ramos signed Presidential Proclamation 822, designating a 204-hectare portion of land in Mintal, Davao City. UP Mindanao is mandated to provide affordable, quality education, scholarly research, and responsive and relevant extension services to diverse, marginalized, and deserving sectors in Mindanao and neighboring regions. This is achieved through its programs in the sciences and the arts, inculcating a passion for excellence, creative thinking, and nationalism in the context of cultural diversity in a global community. Likewise, it is dedicated to network and collaborate with other state colleges and universities, which shall contribute to the development of Mindanao. We'll be right back.
As both a research university and a public service university, UP Mindanao is committed towards strengthening the research development engagement continuum by intensifying the creation of knowledge and transforming this into outcomes and impacts for Mindanao and the rest of the nation. I would like to welcome our freshies to UP Mindanao, the sixth of the eight constituent universities of the UP system. UP Mindanao campus is located in Mintal, Davao City, with two land reservations in Marilog, Davao City, and Laak, Compostela Valley for future developments. It offers 9 undergraduate programs and 4 graduate programs through its 2 colleges and 1 school. UP Mindanao is the only university in the Philippines offering agribusiness economics and is just one of the 3 universities worldwide to have such a degree program. I know most of you are excited and have various expectations about studying in UP Mindanao. Like any other campus in UP, UP Mindanao upholds the highest standards of excellence. We cultivate critical and innovative thinking, nationalism, and respect for cultural diversity. We have tolerance for differences and opinions as we promote academic freedom. This is expected when passionate individuals have strong opinions and encourage deep learning. In UP Mindanao, we would like to think that we are Mindanao-focused with an international outlook. We also focus more on strengthening the teaching, research engagement, and production continuum to make sure that our graduates are industry ready. You are all scholar ng bayan, mga isko at iska. And this is an honor as well as a responsibility. As a scholar ng bayan, you have to realize that you are a public investment. The Filipinos invested in you because you are the cream of the crop, and they expect higher returns and higher contribution in developing our country, including Mindanao. This is my advice to the freshies. First, you must realize that studying in UP is challenging. You will be exposed to a challenging learning environment. But you must remember that you have what it takes to make it and even excel. Second, there is no substitute for hard work and doing your best. While you do your best, you must trust us, your mentors, that we are doing our best as well to make sure that the future leaders of our country, you, mga scholar ng bayan, is not only industry ready, but ready to contribute to bringing this country and Mindanao to new heights of development. To our dear students, welcome to UP Mindanao. The beginning of the year brought an unprecedented and challenging time to each one of us. We all found ourselves in a situation that has brought extraordinary disruption to our lives. Yet, this is also an important time to use your UP education to confront the interconnected social issues of this time with the commitment and deep service of an scholar ng bayan. You have an opportunity to turn this global crisis into the best learning experience with openness and curiosity, and with compassion, patience, and understanding of one another. The months ahead will continue to pose challenges for our institution, and there will be difficult decisions to make, but we will adapt and move forward. My dear students, the COVID-19 health crisis remains to be critical at this time. Wherever you are, your first priority is to take care of yourself, your family, and your loved ones. At any point that you need help, the UP Mindanao administration, faculty, and staff will be there for you. Your overall well-being will always be foremost. So I wish you all the best in your learning. Work hard and enjoy it while we continue to adapt to this difficult situation. Let's learn from C.S. Lewis, the author of Narnia, one of my children's favorite stories. When we go through this difficult situation, he says, "It is not the load,
that weighs you down. It is how you carry it. Thank you, and let us all keep safe. Ikinagagalak kong salubungin kayo, mga bagong iskolar ng bayan, sa inyong pagpasok sa pamantasan nating hirang, ang Universidad ng Pilipinas. Kabilang kayo sa unang grupo ng mga freshie na makapag-aaral sa UP sa unang taon ng pandemya o pandaigdigang health emergency dulot ng COVID-19. Sapagkat ipinagpapatuloy ninyo ang pag-aaral sa gitna ng samot-saring krisis panglipunan, dala-dala ninyo ang bagong pag-asa bilang mga kabataang may liksi at masidhing hangarin para sa ikagagaling ng ating inang bayan. Ako ay naniniwala na tayo ay magiging magkakaagapay sa pagtahak natin sa yugtong ito ng kasaysayan ng UP, ng Pilipinas at ng buong daigdig. Ang UP ay mayroon ng sistema para sa remote teaching and learning o blended remote and face-to-face learning na ipinatutupad ngayon. Sinisikap nating matulungan ang mga higit na nangangailangan nating mga guro at mga estudyante na magkaroon ng naaangkop na connectivity para sa nasabing sistema. Ito ay ating ginagawa sa ilalim ng kaagapay sa pag-aaral ng mga scholar ng bayan o Kaagapay UP Program. Layunin ng Kaagapay UP na mabigyan ang mga higit na nangangailangan ng gadget at connection upang magamit nila ang mga communication platform, learning management system, Zoom, Google Classroom, Edmondo, at iba pang mga paraan na ginagamit ng UP para sa ating mga remote learning courses. Inaasahan kong uunlad ang blended learning sa UP kasabay ng inyong pagyakap sa diwa ng pagiging scholar ng bayan. Maaaring sa susunod na semestre o sa susunod na taon ay mabubuksan na muli ang mga campus at makapagdaraos na ng mga klase sa ating mga silid-aralan. Pinaglalayo man tayo ng pandemya, ay pinagkakaisa naman tayo ng ating universidad sa layuning maipagpatuloy ang edukasyon sa kolehiyo upang patuloy na hubugin ang mga kabataang maglilingkod sa ating kapwa at bayan. Ang UP, kasama ang mga alumni nito saan mang dako ng daigdig sila naroon, ay nagkakaisa at nagsusumikap sa pagtuklas ng lunas at paglalapat ng mga naaangkop na solusyon sa mga sangasangang suliranin kaugnay ng pandemyang ito. Kayo ang magiging patunay na ang pandemyang ito ay hindi magiging balakid sa pagtuklas ng talino at pagkatuto. Hindi tayo susuko sa anumang hamon at hindi natin papayagang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa panahon ng pandemyang ito. Muli, binabati ko kayo sa inyong pagsisibula ng Buhay UP. Ating tandaan na ang panahon ng krisis ay isang pambihirang pagkakataon upang kayo, tayo, ay lalong magpunyagi at magpakahusay. Mabuhay kayo, mga iskolar ng bayan. Hindi tayo tinuruan ng UP upang umakyat sa tuktok ng corporate ladder. Tinuruan tayo nitong tanawin at magmalasakit sa mga nasa ibaba. Sapagkat ang tagumpay ay hindi nasusukat sa taba ng pitaka. Ito'y nararamdaman sa katabaan ng pusong handang tumulong sa kapwa. Ito ang dangal at husay. Ito ang tunay na tagumpay.